Click here to subscribe. Sierra Madre, sa isa namang pahayag sa China Coast Guard website, sinabi ng tagapagsalita ng CCG na ginawalan nila ang nararapat na aksyon para pigilan nila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na inakusahan nilang nag-imasok at may dalahumanong mga illegal na building material. Meron anilang indisputable sovereignty ang China sa Natcha o Spratly Islands, pati na sa mga katabi nitong karagatan, kabilang na ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ang mga bansang kaalyado nito, gaya ng Australia, Japan, Canada at Amerika, pati ang European Union, na parehong nananawagan na sundin at respetuhin ang UNCLOS o United Nations Convention for the Law of the Sea sa South China Sea para mapanatili ang stability sa rehiyon. Sabi ng US State Department, inuulit nila na ang armadong pag-atake sa militar at pampublikong mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang na ang Coast Guard sa South China Sea, ay pwedeng magpagana sa US-Philippine Mutual Defense Treaty. Hindi ito ang unang beses na binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa ating teritoryo. Nangyari na ito sa Scarborough Shoal noong 2014 at 2015, pati sa Ayungin Shoal noong 2021. Ayon naman sa maritime expert na si Professor J. Batumbakan, sa tingin niya hindi titigil ang China hanggang hindi nito napupwersa ang Pilipinas paalis sa Ayungin Shoal. Pati sa iba pang lugar na sahop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tingin pa ni Batumbakal, sunod na tatargetin ng China ang ibang bansa. Sinusubukan namin kumuha ng dagdag na impormasyon mula sa PCG, AFP, pati sa Foreign Affairs and Defense Departments. Pero bukas daw sila magbibigay ng payag sa isang press conference. Hinihingan din namin ng payag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. China katagdang big-time price hike sa produktong petrolyo at ang parang tumigil ang pagtaas ng presyo ng krudo. May petisyon ng Taas Pasayan Grupo ng Majid na patuloy na ang pinag-aaral ng LTFRB. Nakatutok si Joseph Toro. Matapos ang lampas na itong bisong price increase sa kada litro ng diesel at lambastos naman sa gasolina, noong nakaraming linggo, ayon sa industry sources, lambas 4 pesos per liter ang pwedeng presyo ng diesel ngayong linggo at 10 hanggang 15 centavos sa gasolina at mula 2 hanggang 3 piso sa kerosene. Kung sakali ang kada litro ng diesel, posible maging 57 hanggang 71 pesos. Higit 56 hanggang 78 pesos naman ang gasolina at 73 hanggang 86 pesos ang kerosene.